Hi, Beshiwap! So, ngayon ay magpapakain tayo ng ating mga tiyanak. So, pinakawalan na nga natin sila. So, nagready lang ako dyan ng lagang manok. Tapos, yung dog food nila. Tapos, naglagay din ako ng konting rice. Oo, naglalagay talaga ako ng konting rice para dagdag din pampataba nila. Yung manok, nilalaga ko lang siya, pinakukuluan lang siya ng walang kahit anong pampalasa, kahit asin. Kasi ayokong masasanay sila na masarap yung pagkain nila kasi hahanapin nila yun. Mag-iinarte sila at wala akong budget para doon. Ayan, ginagawa ko to 3 times a week na hinahaluan ko yung pagkain nila. Alternate ba? Then, bukas, dog food lang sila, tas water lang, then vitamins nila. Alam nyo, kinaganda sa maliliit lang yung breed. Advantage dyan is, konti lang yung pagkain na kailangan yung i-prepare. Hindi ganun kagastos. Then, isa pang advantage, syempre, after nila kumain, magpupupo sila. Yung mga pupo nila, maliliit lang din. So, konti lang din yung lilikpitin natin. Sa pagpapakain naman, ganyan talaga ginagawa ko. Hindi ko muna agad binibigay sa kanila na pag nakita nila, ibibigay ko agad. Hindi ganon. Pinapakalma ko muna sila para mawala ba yung stress nila, medyo mabawasan yung excitement nila dun sa pagkain. Pati training na din yan sa behavior nila para hindi sila masanay na agad-agad nakukuha nila yung gusto nila. Kailangan muna nilang maghintay. So ayan, kailangan nila hintayin yung signal ko. Kung kailan ko ibibigay, dun lang nila kakainin. Medyo mahirap lang talaga to nung umpisa kasi syempre gusto nila kain na agad sila, tinatahulan nila ako, inaaway nila ako. Ayan, hanggang natutunan na rin nila bandang huli. So eto na, malapit ko na silang pakainin kasi medyo kalmado na sila. Ayan na, sumunod na sila sa akin, mga nakaupo na sila. Except doon kay Laila, kasi si Laila medyo bata pa siya. Hindi pa siya ganun ka ano sa batas ko. Na kailangan ganito muna. Ayun, hindi pa siya sanay. So, ayan, iaano ko siya. Tinitrain ko siya unti-unti na kailangan ganito yung gagawin niya, ganyan-ganyan. Para sumabay siya dun sa mga adult ko. Kasi siya, 7 months pa lang din naman kasi siya. Kaya hindi pa siya ganun ka ano. Minsan nga tinititigan niya lang ako eh. Pag may sinasabi ako eh. Hindi niya alam, pinapuupo ko na siya, pinapakalma ko siya. Ayun na nga, hinawakan ko na siya kasi hindi talaga siya sumusunod sa akin. Pinapakalma ko siya kasi ayan o, takam na siya. Kailangan medyo bawasan niya muna yung pagka-excitement niya. Ayan nga, susunggaban niya pa nga yan nang hindi ko pa sinasabi sa kanya. So kailangan matutunan niya munang maghintay. Kasi pag hindi natin sila tinrain na ganyan, hinahayaan natin sila, masasanay sila hanggang sa sanay na sila na mga away sila pag may pagkain sila, which is mali. Kasi syempre tayo ang masusunod kasi tayo ang amo, hindi sila ang amo. So ayan na nga, pinapakain ko na sila. Ayan na, may water na din sila. Maya-maya tapos na din yan din. Babalik ko na din sila sa cage nila para makapagpahinga naman. Then mamayang hapon, labas ulit para makapaglaro. So, ayun lang, beshiwa. Bye-bye!